Ang gagamba kong nahuli. Abay, akalain natin mga kasunggab na may bonus pang kasama. So kung gusto nyong malaman ng bonus na yan mga kasunggab, eh tumutok lang kayo sa ating video para sa araw na to mga kasung. At kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, ay subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos, sa mga bagong episode. Like and share mga kasong, at kung meron kang gustong sabihin, mag-comment ka lang sa ibaba. Hanapin natin tong gagamba na to mga kasunggab. Nandito tayo sa mga damuhan na kung saan ay mga tuyo-tuyo na. Kapag ito'y inilalim, medyo matatagalan tayo. Kung ito naman ay nasa ibabaw at bukaan na lamang, panigurado mga kasong, makikita agad natin yan. At sa ilalim mga kasong, nakakita tayo ng isang tumpok ng tuyong dahon. Palagi ko'y nandito nagagamba nito. Konting kembot na lang mga kasunggab, at ayun na nga, isa pong tigre na mapusyaw ang pagka-orange. Medyo kulay brown na nga to mga kasunggab eh, kung tititigan natin maigi. So maganda ang klase ng nagagambang nahuli natin na to mga kasong. Napakahaba ng mga galamay at napakabalbon. Palagi ko'y kukunin to ng ating lingkod nang sa ganun ay may kondisyon natin. So hanapin natin itong pangalawa mga kasong. At katulad nung sa kanina mga kasunggab ay nakakita ulit tayo ng sapot dito pa rin sa mababang parte ng damuhan. Salamat sa mga tangkay ng damo na yan. Naka-curve sila mga kasong, kaya iisipin natin na meron talagang sapot ng gagamba. Ang tanging gagawin na lang natin dyan ay susundan natin ang sapot hanggang makita natin yung hinahanap natin. So dyan lang kayo mga kasunggab, at sana itapusin nyo ang ating video dahil mamaya magugulat kayo doon sa gagambang nasa loob ng sariwang dahon na kung saan may bonus pang kasama. Ano to mga kasong, grabe, grabe naman ang payat nito, ang ganda sana ng gagamba. Kulay orange na antala ay itim, so rare ang mga ganitong kulay at pattern mga kasong. Grabe, nasa ilalim lang siya oh. At ang sobrang payat, yun ang napansin ko sa kanya. Pero palagi ko kukunin pa rin to. At konting pakain lang mga kasunggab, at kapag ka nagkahugis na ang katawan, ako magandang klaseng gagamba yon. At eto medyo commercial tayo. Nakakita tayo sa isang garden ng gagambang X. Ayan, so ewan ko kung kukunin to ni kasunggab, dahil pwede na natin i-content to pang derbing gagamba laban sa isang gagambang X. Pwede, magandang laban yon mga kasong. At ayun, tama nga tayo sa kanina, inilagay ni kasunggab ang AKs doon sa ating pitakan. Hanapin natin itong gagambang to mga kasunggab. Mula doon sa mababang pine tree, papunta ulit dito sa isang pine tree din, ay nakakita tayo ng makapal na sapot ng gagamba. Ang tanging gagawin natin mga kasunggab, halughugan time tayo. Dahil ang puno po ng pine tree, ang mga dahon nito ay talaga namang salasalabid. Kaya minsan nahihirapan tayong sunsunin kung saan man nagtago yung gagamba. At sa wakas, hindi naman tayo pinahirapan no, mga kasunggab. Walang isang minuto, nakita na agad natin ang isang pulapusod sa kanyang lungga. Ayan o, grabe, off-season ang kulay nito mga kasunggab. Pero nagulat ako dahil ang kanyang galamay ay mahaba no, mga kasong. Ang ganda, ang pattern niya sa likod parang gagambang bahay lang eh. So ayan, yan ang pagkakaiba ng panderby sa pulapusod. Medyo mas malalaki ang mga panderby kumpara sa mga pulapusod.
Hanap pa tayo mga kasong at sana'y nandyan lang kayo palagi para tumutok sa ating mga hinahahay na episode, kung hindi man araw-araw ay every other day mga kasong. So last look dito sa Pulapusod, dako na tayo ngayon sa susunod na gagambang hahanapin. Napansin ko dito sa sapot nating sinusundan kanina pa ay napakakapal no mga kasong at pumaloob, bumaba, umangat, medyo magulo, pero sa huling punto ay nakita natin ang isang bilot na sariwang dahon. Palagi ko yun nandito na to mga kasong gab, konting pihit na lang to mga kasong, konting bukas makikita na natin ang gagamba. Ayan, so yun, naaaninag ko na mga kasong gab, kulay orange na naman. Talagang sa lugar na yan, sa ating spot na yan ay puro orange ang mga gagambang panderby. So ano pang inihintay mo Kuya Kasong, buksan mo na yan dahil nananabik na ang mga solid kasunggab natin dito. Ayan, ayun no, may itlog mga kasunggab. So ayan, grabe naman, kulay orange, o kahit ng itlog na mga kasunggab ay may kalakihan pa rin ang puwet ng isang ito. Maiksi ang mga galamay sa palagay ko. Sayang, pwede sana siyang panlaban, ang ganda sana ng kulay, kaya lang talo yung galamay mga kaasong. Hanapin na lang natin siguro ang susunod, babawi tayo sa susunod na gagamba nating hahanapin. At ayun, shoot na sa ating pitakan. Maghahanap ulit tayo ng mga gagamba mga kasunggab. Sana huwag kayong magsawa sa pagtutok sa ating video ngayon dahil puro panderby ang ating nakikita no. So ayan, ang kintab ng sapot mga kasung, diretso dito nakarekta sa isang damo. Sana makita agad natin, palagay ko yung mga ganitong dahonan na nakatiklop ay medyo suspicious, madali natin makikita gagamba nito palagay ko mga kasunggab. At ayun, may tiklop na dahon doon, dahong tuyo. Palagay ko, nandyan na yan, hindi na yan lalayo mga kasong. Grabe talaga ang mata ng ating lingkod. Kitang-kita ang mga gagamba, kahit ito man ay talagang grabe magsistrago, no? Ayun, nakita ko, napansin ko na yun mga kasong. Palagay ko kulay gray. So ayun, tama nga tayo. Kaya lang, kawawa po ang gagambang to mga kasunggab dahil ang kanyang galamay sa unahan, yung dalawang naka-front na galamay ay putulo, grabe. Siguro napalaban to ng grabe sa isang kapwa gagamba no mga kasung. Tignan nyo yung ano, yung left side nung galamay niya, wala yung dalawa. Grabe, siguro napalaban talaga ng matindi yun. Hanapin ulit natin to mga kasunggab, another na naman sa puno ng pine tree. Sana'y madali nating matagpuan, dyan lang kayo. At hanggang sa ngayon mga kasong ay hindi pa rin natin natatagpuan ang gagambang nakakubli dito sa puno ng pine tree.
kahit tayo nahihirapan mga kasong, basta paglabas ng gagamba, quality, so mapapawi yung ating pagod. At palagi ko'y nakita na, wow, grabe! Ang ganda ng pattern sa likod, medyo may kaeksiyan ng galamay. Subalit ang gagambang to mga kasunggap, alam nyo na kung anong tawag yan. Gagambang Pokemon mga kasong, napaka-rare po niyan, ang gandang gagamba oh. Grabe, hindi na ko nang kuha mga kasunggap. So comment lang kayo sa ibaba kung tipo nyo ba yung mga ganitong klaseng pattern sa likod ng isang panderby. Grabe, sigurado shoot yan sa ating pitakan. At gaya ng sabi ko, shoot na sa pitakan ng gagambang Pokemon na yon. Eto na mga kasunggab ang pinaka-climax ng ating video na kung saan makikita nyo na at masasaksihan kung ano nga ba ang bonus sa dahon na ito na nakita natin ang kapal mga kasunggab. Grabe ang kapal ng sapot oh. Talagang tiklop na tiklop yung mga dahon oh. May kalakihin yung mga dahon na yan pero sa sapot ng gagamba talaga namang tiklop mga kasunggab. So ayan, pinapatagal pa ng konti, medyo binibitin tayo mga mahal nating viewers dyan. So tuloy lang ng pagtutok at konting-konti na lang ay makikita nyo na mga kasong. Grabe. Ayun, pinitas na, dinala na sa walang damo nang sa ganun. Kahit malaglag eh, sure pa rin na makukuha natin ang gagamba. At ayan, konting kembot na lang to, bubuksan na yan ni Kuya Kasong. Grabe, so sa mga nagaantay dyan, shoutout sa inyong lahat, sa mga solid kasunggab. At ayun, boom! Grabe, ang haba ng galamay, kulay orange, talaga namang mapapawoka mga kasong oh. Grabe, ang gandang gagamba nito. At ang sinasabi kong bonus, yung itlog syempre nyan mga kasunggab. Dahil kung maganda ang inahin, syempre pwede mong kunin ang itlog at ikaw na ang bahalang magpapisa. Panigurado, magaganda rin yung mga inakay niya kung sakaling mapisa. So hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang pagtangkilik na Kasunggab TV, paalam! Paalam!